Magandang umaga po, kabayan, sir. Opo. Salamat po sa pag-imbita sa inyong programa ngayong umaga, sir. Opo. Lahat po ng nakausap namin, taga Zamboanga, taga basta sa ibang lugar ho, sa labas ng Metro Manila, ang sinasabi ho nila, napagalaman nila mula sa inyong Facebook page yata yung announcement. Pero hindi malinaw doon kung paano sila pupunta at kung paano sila, kung pipila ba sila. Ang alam lang nila, yung mga requirements. Kaya lahat ay nagsabi na nagkagulo sa pila at halo-halo ang elementary, high school at saka college. Actually, sir, opo, tama po yun, sir. Ang naging problema po natin dyan, sir, binuksan po natin para sa lahat. Yes. Dati-dati po, kabayan, sir, ay matagal na po yung programa na yan, the educational assistance, pero limited naman po yan, kabayan, sa mga DSWD beneficiaries tulad po ng mga apo ng mga social pensioner o di kaya po ay yung unconditional cash transfer beneficiaries at mga solo parent at PWD. Inanunsyo ko po, sir, na sinabi ko, binuksan ko po ito para kahit na kung ang magulang po ay nagtitinda ng balot o nagtitinda ice cream at pwede kang pumila rito. Ang pagkakabiyan po ang aking pagkakamali, sir. Kaya medyo na-overwhelm po kami. At, pero may pila naman po, sir. May pila para sa online at mayroon po pila para sa walk-in. At saka ginawa po namin, sir, 6 Saturdays po, sir. Kasi dati po, isang Sabad na po, sir. Bagat na, tapos na ang DSWD. Wala ka nang mabalitaan dahil nagtiyaga hanggang kinabukasan umaabot sa pila. This time, sir, ginawa namin 6 na Sabado because we anticipate, sir, na marami pong darating at nilakihan po namin ang pondo, kabayan. Kasi dinagdagan mo na mga beneficiaryo, di ba? Opo, sir. Pati po yung mga katulong, sir, tricycle driver na dati, sir, hindi nakakatanggap, pati mga magsasakam at mangingisda, sir. Sinama ko na, sir. Sinama ko na, kabayan. Ay, paano ngayon? Paano natin maiwasan na itong pagkakagulo at mga istampid at may nasaktan? Kabayan, ay mamaya pong hapon, ay ngayong umaga po at after lunch, mag-meet po emergency meeting ang Exicom at saka Mancom. Okay. Pati po ang mga regional director ng DSWD via online para pag-usapan at i-plancha. And then meron pong memorandum of agreement signing po later this afternoon between me and Secretary Abalos para maibaba po yung educational assistance sa mga bayan at lungsod. Doon po ang magiging payout. So, medyo malapit na po ang naging problema po namin kasi nung Sabado, sir. Like dito sa central office, kabayan, aba taga Caloocan po siya. Sa halip na pumunta sa NCR, sa may Gastambide, dito ho napunta. Meron pa ako na interview na taga Cavite ho siya. Dito ho siya napunta. Dahil may pinasyalan daw siya na kaanak niya bago umuwi. Dito na lang daw po magpapile. So, halo-halo, this time, kabayan, gagawin natin kung saan lungsod ka o pinakamalapit na lungsod na yun or bayan, doon ka pumunta at doon ka pumila. So, we expect, kabayan, na madidecongest na po ito at kukunti po ang pila. Bayan-bayan na po eh, bahat lungsod, bawat lungsod, kabayan. Ay, pero may tao ka ba, Secretary? Kakayanin po, pag sa mga lungsod at bayan, ang gagamitin po natin, sir, ay yung mga tao natin po sa regional office at saka satellite offices, yung mga, pati po yung mga sa 4Ps po, tutulong na sila. Okay. Dahil yan po ay programa ng AIX, yung Assistance for Individual in Crisis. Pero pati yung 4Ps po, papatulungin na ho natin dyan para ika nga ay may enough manpower. Pero sir, tutulong po ang magiging papel po ng LGU bukod po sa pag-identify kung saan yung payout, sila po magpo-provide sa atin. Sila rin po magpo-provide ng security at saka yung mga screening. Yeah. Pero kami lang po ang magbabayad, sir, sa mga estudyante. Cash po ito, di ba? Cash? Opo, cash po yan, kabayan, sir. Okay. So, wala mo na. Hindi mo natin mai-announce kung kailan magsisimula uli. Sa Sabado po, sir. Tuloy-tuloy po na yan, kabayan. Okay. Six Saturdays po yan hanggang September 24, kabayan. Oo. May mga ang nagsabi na kinuha yung telephone number nila, tatawagan na lang sila. Meron na po, kabayan. Dito po, ngayong dito po sa central office, dito may batasan. Meron po kami 300 plus po ngayon dyan na tinawagan po namin na kumila po ng Sabado. Iniwan po yung kanilang number, kaya nandito po sila ngayon. At
Tuloy-tuloy po yan. Ganon din po sa ibang mga regional offices, Kabayan. So, hindi Sabado lang? For now, Kabayan, yung tuloy, ang educational assistance, sir, is every Saturday hanggang 24th. Oh. Pero itong mga nakapila ngayon dito, sir, special lane po ito para dun sa mga pumila ng Sabado, ibinibigay na po namin sa kanila, sir. Ay, paano, pero kung hindi ka pa nakapagparehistro, then pipila po kayo sa Sabado sa mga munisipyo at bayan po nila. Ay, paano yung mga taga Sambuanga at saka Tuguegarao na nakausap meron natin? Meron din po, sir. Ganun din? Meron din po. Ganun din? Meron po, sir. Meron po sila doon sa Tuguegarao at Sambuanga, sir. Meron po. Sa Sambuanga City, sa Basila, meron po, sir. This time ba ay hiwalay ang elementary, high school at saka college? Hindi po, sir. Kasi karamihan din po napansin namin, isang nanay, sir, tatlo po ang bit-bit niya na enrollment certificate para sa college niya, elementary, high school. Actually, we encourage na po sa rin, sir, kung nasa college na yung bata at may kapatid siya na dalawa, siya na lang siguro, sir, para yung nanay, masikaso po yung mga kapatid niya ng mga bata, sir. Oo, eh, kasi pumila lahat eh. Kung ilan yung estudyante, kasama niya. Opo. Meron pa nga po, Kabayan, dinala pa yung baby, sir, eh, para mauna sa kapila. Kaya napagalitan ko po, sir. Sabi ko, Nay, sinabi ko po, huwag nandalhin ang mga bata. Ilang beses na po namin inulit yan. At kung meron kayong college, na lang papuntahin ninyo dito. Padalhin ninyo ng mga enrollment form ng kanyang mga kapatid. Huwag na ho kayo, pit-pit niyo pa. Wala raw mapag-iwanan. Sabi ko, may anak pa kayong college. Nung tinignan ko, sir, meron siyang college sa enrollment form. Eh, bakit hindi po yung college na pinapunta niyo rito, Nay? Eh, tiga Quezon City lang naman, Kabayan. Eh, imbis na pagalitan ko lang siya, pinaupo ko lang sa tabi, pinainom ko ng tubig at pinagyan ko ng pamasahe para upuwi po. Pati yung mga senior citizen at may mga PWD daw. Meron, sir. Eh, may napunta ko dito na nahingi po ng medical assistance. Eh, malinaw po sa announcement namin, Kabayan, na pag Saturdays lamang po, educational. Educational. Eh, napila dito. Eh, kailangan na rin pong bayaran yung kanyang mister mailabas sa ospital. Sabi ko, ma'am, wala pong mag-aasikaso dyan. Yes. Nakapokus lahat kami sa educational. Mm-hmm. O, sige. Di sana maayos na sa susunod, Secretary.